innovative, exciting, all-powerful. We reveal the machine of your dreams today, as all roads will never be the same with Honda. Dahil mahigit kalahati o 56% ng benta ng tinatawag nating Big Four companies last year ay scooter, hinala ko ay magiging scooter heavy ang moto industry battlefield sa mga susunod na taon. Likely ay marami tayong makikitang mga bagong models ng twist and go two-wheelers na lalanding sa ating kalupaan. At ang mga existing bestsellers, malamang ay i-level up ng manufacturers para i-secure ang market position. Gaya ng ginawa ng Honda Philippines, na kailan lang ay nag-launch ng All-New PCX160. Take your ride to the next level with the All-New Honda PCX160. Yes, All-New. Kasi nga ay bago ang platform ng PCX160 sa makin naman o sa frame. Hindi ito facelifted version lang ng current PCX150. Ito ngayon ay may 157cc liquid-cooled single-cylinder 4-valve engine na kaya mag-produce ng 11.8 kilowatts. Pero kahit mas malaki ang displacement niya, ay matipid pa din. Ang claim ng Honda ay kaya nito ng 45.1 kilometers per liter. Ino-offer din ni Honda ang PCX160 sa dalawang variants. Ang standard o CBS variant at ang ABS variant. Parehong variant ay may idling stop system kung saan nag-shut off ang makina kapag naka-idle para tipid sa gas at less emission pa. Pareho din na may smart key system kaya keyless operation na. At alinman sa dalawa ay naka-disc brakes na harap at likod. Ang difference nila ay ang combi brake system ng CBS variant at ang anti-lock brakes ng ABS variant. May matinding bonus feature nga lang itong higher spec na PCX160, ang Honda Selectable Torque Control. Automatic na nililimit nito ang bigay ng power sa rear wheel kapag nasa madulas na road surface para iwas wheel spin at semplang. Traction control kumbaga. Huwag kayong mag-alala, pwede siya i-turn off kung gugustuhin. So kaya pa rin mag-tire burnout kung yan ang trip mo. So, the torque, ganda gloves mo, sir, ah. Yes. Yung torque control niya, sir, ano yan? Lagi siya naka-activate. Okay. So, once you want to deactivate, long press mo lang to. Yan. Ah, okay. Then, naka-deactivate siya. Oo. So, yes, sir. Ah, yung torque. Parang itong torque control niya, once you start the engine, naka-activate, naka-enable siya agad. Uh-huh. So you have option to disable. Ito uh-huh. lang, sir. Long press. Okay. Yes. Ayos. Okay, sir. Dito braking tayo. So, pwede mong itest hanggang 30 kilometers per hour. So, pagdating ko sa dalawang cones na yun, pwede ka na mag-start mag-brake. Kahit sudden kasi ABS na. Okay. Okay. So, yung dalawang cone and then brake. Apply both brakes para sa ito. So yung handling niya is surprisingly light kasi may konti siyang heft yung visually, no? Pero ang gaan ng handling niya. Okay, so, medyo on the firm side yung suspension niya, pero okay naman. CBS, ito yung standard version yun na ABS. Try natin versus the ABS. Freno. Actually, halos pareho lang siya ng ABS version. Yung braking power niya is the same. Although hindi ko naman talaga na activate din yung ABS kanina.
Sa styling naman ay swabe lang ang updates na ginawa ng Honda. Mas pinamodern pa ang dating ng PCX160 dahil sa bagong headlight at taillight setup. Mas malapad din ang instrument panel display. Pero ang pinaka mapapansin at mararamdaman kapag sinakyan ay ang mas malapad na low profile na gulong. Ang pinaka na-appreciate ko na upgrade ay ang 30-liter underseat compartment na sa tingin ko ay kasya ang dalawang helmet. Pero ang pinaka mabagsik na ginawa ng Honda ay ang pricing ng All-New PCX160. Ang ABS variant ay kapresyo lang ng current PCX150 na nasa 133,900. Tapos ang CBS variant naman ay nasa 115,900 lang. Ang medyo KJ nga lang ay sa May 2021 pa siya magiging available. Inebeyen! At dahil global model ito ay makikipag-agawa na naman tayo ng supply sa mga ibang bansa. Kaya kung ako sa'yo ay magpa-reserve ka na ng unit sa pinakamalapit na Honda dealer.